yun ang oras natin. Meron na lang tayong 7 na minuto bago tayo magpaalam. Ganap na alas 3 ng hapon. Ingat po sa mga babayan po natin naglalakbay o sa mga bumabiyahe. Ay bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ay huwag kalimutan magdala pa rin po tayo ng payong pananggalang sa ulan. Ano ho? May mga pag-ulat-ulat pa rin naranasan bagamat yung bagyo. Ay tuloy-tuloy na hong ito'y pa-exit na. No? At sinasabing wala naman pisalang itinulot. Ano ho? Pero yun yung bagyong si Maymay, tsaka yung bagyong, ano ba pangalan sa bagyo? Si Neneng, pagdating ho sa sektor ng agrikultura, talagang malaki ho ang naging damage nito. Oh, kulang-kulang, nasa kalahating bilyong piso, nasa 584 million pesos, ano ho, ang pinsala at epekto ng dalawang bagyosunod na bagyo, si Maymay, tsaka ho si Neneng. Oh, eh dapat talagang matulungan ho yung mga kababayan po natin. O doon na sa mga hindi pa nakakala mo, ang NFA po at ang Sinag, nag-riding in tandem na sila sa pagbili po ng palay sa halagang 19.20 pesos. Di ba? Mas maganda-gandang bilihan po ito, pakinabang ito, para sa mga farmers natin. Binabati ko nga pala, magandang hapon din, si Sito Chavez, ng Tinapayan Festival. Kasi ito, maraming salamat. Sarap ng mga pinatala po sa amin last time, ha? Maraming salamat doon sa mga Tinapay. Ganda nga po sa mga nakatutok dyan sa Tinapayan Festival. Pagbati rin natin dyan sa Corpus Family. Kay Mama Erwin. Naku, Mama Erwin. Namiss ko yung sana kahapon. Dito na yung kami nakita ni Mayor Abalos. Si senior. Yung senior kasi mas ano tayo doon, eh. Kaibigan natin yun. Kaibigan namin ni Paring Alan yan, ha? Maganda ka mo siya, Mayor Ben Abalos. Tagatayog yan, eh. O tagatayog yan, Pangasinan, si Mayor Ben Abalos. Kung saan, nandun din yung celebrator natin na tumutugon sa pangalang Manang Susi. Si Manang Susi. Gutierrez, happy birthday po sa iyo. Sila po nagdiriwang na lamang na kanikan lang karawan. Happy birthday na lamang sa inyong lahat dyan. Ano ho? Ay, kaya medyo kami unti-unti na magpapaalam. Oh, masakit man sa aming kalooban, pero kinakailangan na magpaalam sapagkat meron po susunod na programa. Papapahinggan nyo pa rin dito sa atin sa Radyo Pilipinas. Tayo po'y sabay-sabay na papahinggan sa latunang ng himpila ng Radyo Pilipinas nationwide, worldwide. Tayo po'y live sa Facebook. Ano? Yan ho'y naka-archive na. Pwede nyo balikan, lalo na yung mga importanteng mga topiko o mga topics na napag-uusapan. Pwede ho ninyong balikan kung sakasakaling na-miss nyo ngayong araw. Pwede balikan ho yan sa mga susunod pa. O lahat ho yan, naka-archive na ho lahat yan. Kandang hapon din kay Bistag Alan, yung aking partner sa tropang Bistag. Sabi nila, kailan daw ba? Hindi ko pa alam, eh. Ay, sa ngalan natin mga nakasama, nandiyan sila Kuyang Roger Cruz, sila Marvin Toledana, si Shane Balis. Balisi, yun. Si Ate Shane siya pala, si Ate Shane. Hello, Ate Shane. Mga taga saan ang Balisi, Ate Shane? Ilocana, Tagalog, Batanggenyo, mga taga saan ba yan? Cagayan. Kay Manong. Si Manong Enrile, gandang hapon, Manong. Senator Enrile, dati natin kasama rin sa kabilang himpilan. Ay, ilan na tayong oras. So, masahit man sa ating kalooban. Mamaya ho, magkasama tayo alas 4 hanggang alas 5. Babalik po ang Radyo Pilipinas Live. Ako pa rin po naman ang iyong abang lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Maraming pong salamat. Magandang hapon. Bayang Sinilangan. Sa Booster, Pinas. Pinas. Lakas. Mas pinalawak, mas pinaigtim. COVID vaccination at its full swing. Nasa syudad o probinsya ka man, may malapit na vaccination site sa inyong lugar. Pinas. Lakas. Sa mga butika, ospital, o kahit sa ilang mga paaralan, mayroon ng nakahandang bakunahan. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama tayong babalik sa normal. Dahil sa Booster, Pinas. Pinas. Lakas.
Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Ang mababang level ng tubig sa mga dam ang sinasabing dahilan ng makailang ulit na pagpapatupad ng water service interruption sa bahagi ng Kamaynilaan at mga kalapit lugar nito. Tingnan po natin itong Angat Dam. Ito po ay nasa normal na operating level siya, pero sa kasalukuyan po masasabi natin wala pa doon sa comfortable na level niya para naman po mapangalagaan yung mga pangangailangan natin sa tubig. Ganun pa man, ay ginagawa ng paraan na makapag-supply pa rin ng tubig sa mga kabayan. Pinaintulutan natin ang NWHS, mga konsesyonaryo para magkaroon ng karagdagang release ng tubig o alokasyon mula po sa Angat Dam. Public-private partnership ay ikinukonsidera bilang solusyon para sa kinakapos na water supply. Tingnan po natin na paano po ang may tutulong ng ibang ahensya ng pamahalaan kasama po ang pribadong sektor para po naman makapag-develop ng mga karagdagang mapagpunan ng tubig para po magamit ang kababayan po natin. Water service interruption, hanggang kailan titisin? PPP na kaya ang sagot para sa kapos na supply ng tubig? Para sa mga karagdagang update at pinakabagong balita, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Ang oras. Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 3 ng hapon. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. September survey ng SWS na nagpapakitang 49% ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, hindi tugma sa poverty estimates ng pamahalaan ayon sa NEDA. May ulat si Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas Report. Ang pamahalaan na nakatulong sa poverty management effort ng gobyerno ang mga hakbang ng Marcos administration upang labanan ang tumataas na inflation. Itong binigyan din ngayon ni NEDA Director General Arsenio Balisacan kasunod ng inilabas na survey ng SWS nitong Setyembre na 49% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap. Giit ni Balisacan, iba ang self-weighted poverty estimate na ipinresenta ng SWS kumpara sa official poverty estimates ng gobyerno base sa Philippine Statistics Authority survey. Idinagdag ni Balisacan na ang bahagyang pagtaas sa Sir, sabi ka na sir ha? Oo, Viber na lang, sir. Viber na lang, sir. Dito na lang po. Balikan na yung monitor, sir, ha? Ito na po. Iba ng presyo ng pagkain, transportasyon at enerhiya. Mas mataas din sana balisakan ng inflation kung hindi nagbukas ang ekonomiya ng bansa at nagbigay ng tulong sa mga low-income households, PUV drivers, magsasaka at mangingisda ang gobyerno. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Balta sa Radyo Pilipinas. Isa pang Villamor na inmate sa loob ng New Bilibid Prison, isasama na rin sa investigasyon ng Percy Lapid case. Si D.K. Sarate sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isasama na rin sa investigasyon si Jose Palanan Villamor na isa pang inmate ng New Bilibid Prison. Base sa datos, 2 Villamor ang meron sa New Bilibid Prison, yung isa patay na at yung isa ay buhay pa. Ayon kay Assistant Secretary Gabriel Chaklag, Deputy Director General, tagapagsalita ng Bucor, magpinsambo itong si Jose Villamor at ang namatay na inmate na sinasabing middleman sa Percy Lapid case na si John Villamor. Mismong si Jose Villamor ang nagkumpirma na sila ay magkamag-anak. Ayon naman kay Department of Justice Secretary Crispin Rilmulya, umaasa sila na makakatulong si Jose Villamor para malutas ang kaso. Ito si D.K. Sarate para sa Radyo Pilipinas. Bansang Japan, nakatakdang simula ng paglipat ng mga makabagong air surveillance system sa Pilipinas. May ulat si AJ Ignacio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
upang mas mapahigting pa ang airfare grievance ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Handa nang i-transfer ng bansang Japan ang mga makabagong air surveillance system nito. Ito ay sa ilalim ng kontrata ng Department of National Defense o DND sa Mitsubishi Electric Corporation at pakikipagtulungan na rin ng Japan Ministry of Defense para sa pag-supply nito ng apat na surveillance system para sa pagpoprotekta ng ating air at naval territory ng bansa. Nais isulong ng Ministry of Defense ng Japan ang pagkakaroon ng matatag at maayos na kooperasyon ang mga bansa na nasa Indo-Pacific region upang makapagbahagi ng mga bagong kagamitan at mas mapatatag pa ang pagkakaibigan ng mga bansang nakapaloob dito. Kamakailan ay nagtungo na sa Japan ang mga kolony ng Philippine Air Force upang magsanay na sa paggamit ng mga bagong air surveillance system na darating sa ating bansa. Ito si AJ Ignacio para sa Radyo Pilipinas. Fish and Wheels ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nakapagbenta ng 364 na kilo ng bangus sa San Nicolas, Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, may detalye si Grace Acquar. Radyo Pilipinas Report. Muling nakinabang mga residente ng barangay nang dalhin ng BFAR ang fish on wheels nito sa bahay ng San Nicolas, Pangasinan. Ayon kay San Nicolas Mayor Alicia Primicias Enriquez, naibenta ang 364 kilo ng bangus sa 84 na kabuang mamimili, kung saan 4 dito ay mga wholesaler na bumili ng banyeras at ang iba ay retailer. Ang bawat kilo ng bangus ay nagkakahalaga ng 130 pesos, habang para sa mga wholesaler, ang bawat banyera na mayroong 25 kilo ay nagkakahalaga ng 3,300 pesos at may libre pang 1 kilo. Nakapagbenta mga opisyal ng VFAR ng nasa kabuang 46,200 pesos halaga ng bangus. Malaking pasalamat ni Mayor Alicia Primicias Enriquez dahil nagpapatuloy na VFAR ang kanilang programang ito. Ito anya ay mas malayong mura dahil produce ito ng mga mangingisda at magsasaka na kung saan ay malaki ang tulong nito sa mga mamamayan. Sinabi naman ng kinatawan ng VFAR na si Joanna Navarro na ginawa ni dating Agriculture Secretary William Dar ang nasabing diskarte sa panahon ng panlalasa ng pandemya upang ibenta mga produktong agri-fishery mula sa mga probinsya tungo sa mga lokalidad. Ang kadiwa ay nangahulugan ng katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita na nagbibigay ng direktang ugnayan sa pagitan ng mga fish farmers, fishermen at mga consumer at nagdadala ng mga sariwa at abot kayang fishery products sa mga komunidad. Dumalo ang mga nangunguna sa programang ito ang mga tauhan ng Municipal Agriculture Office sa pamumuno ni Municipal Agriculturist Christopher Serginia ng LGU San Nicolas. Mula sa Taig Pangasinan, Grace Acquar, Radyo Pilipinas. Sa ibang balita, inaasahang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang dalawang magkasunod na linggo ng oil price hikes. Ayon sa industry sources, tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro ngayong Martes, habang ang presyo ng gasolina ay bababa ng 10 hanggang 40 centimos kada litro. Habang ang presyo naman ng kerosene ay inaasahan na bababa ng 60 hanggang 90 centavos kada litro. Batay sa price monitoring ng Department of Energy mula October 18 hanggang 20, naglalaro ang presyo ng gasolina sa Quezon City sa pagitan ng 62 pesos and 5 centavos hanggang 73 pesos and 5 centavos kada litro, 77 pesos and 50 centavos hanggang 83 pesos and 80 centavos kada litro naman ang presyo ng diesel sa Makati, habang naglalaro sa 80 pesos and 15 centavos hanggang 89 pesos and 40 centavos kada litro naman ng presyo ng kerosene sa lungsod ng Maynila. At yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako po ang inyong naging tagapagatid balita, Gab Humilde Villegas, para sa Radyo Pilipinas. Sa Booster, Pinas. Pinas. Lakas! Mas pinalawak, mas pinaigting. COVID vaccination at its full swing. Nasa syudad o probinsya ka man, may malapit na vaccination site sa inyong lugar. Pinas. Lakas! Sa mga butika, ospital, o kahit sa ilang mga paaralan, mayroon ng nakahandang bakunahan. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama tayong babalik sa normal. Dahil sa booster, Pinas. Pinas. Lakas! Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas.
75 years of broadcast excellence. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Magandang araw, Philippines. Ito po ang inyong National Statistician and Civil Registrar General, Undersecretary Dennis Mark. Tara na, makinig sa isang lamang ng pagliyong hapon ng talakayan hinggil sa mga produkto at servisyo ng Philippine Statistics Authority. Sana mayroon, samahan niyo kami tuwing araw ng Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating programang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Maraming salamat. Isang mapayapa, masaganang hapon ng Sabado sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito pa rin sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1. Ang inyong pong lingkod, Francis Cansino, nag-aanyaya ngayong Oktubre 22, 2022. Tayo po'y nasusubaybayan sa Radyo Pilipinas 1, 738 sa inyong talapitan at sa Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority. Kayo po ay pwedeng lumahok sa ating talastasan o ikomento lamang ang inyong mga katanungan. Pwede rin po kayong magpatid ng inyong mga personal na tanong, lalo na may kinalaman sa inyong birth, marriage, death certificate at civil registration document. Sasagutin po yan ng ating mga resource person sa ikalawang bahagdan ng ating palatuntunan. Siyempre pa makakasama natin ang PSA production staff sa pangunguna ni Ms. Monet Nesperos, Mr. Robin Litan, Maika Grabador, Nathaniel Gonzalez, KM Mangilog, Nikki Zacate, at mula naman sa PSA Central's Building, nariyan si Ms. Linda Mole. At sa ating home studio, andyan naman ang ating mga kaagapay, Kate De La Cruz Pelutin at Jam Season. At syempre pa sa ating master control, ang ating mga technical engineers, Roger Cruz at Marvin Toledana. Kagyat, nandyan na ba? Puntahan na natin ang ating pong kaagapay sa PSA Central's Building, Miss Linda Mole. Linda, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Francis. Magandang hapon din sa lahat ng ating taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Siya nga pala, Linda. Thank you. Thank you. Ang babait mo nang thank you. Walang ano man, Sir Francis, basta ikaw nanginginig okay. Pa. Okay. At mamamasyal bang ating episode ngayon na Linda? Tama po kayo, Sir Francis. Medyo lalayo tayo ng konti ngayon. Pupunta tayo sa bandang Region 1. Aha. Opo. Makakasama po natin sa araw na ito ang Municipal Civil Registrar General ng Lingayen, Pangasinan. Walang iba po kundi si Mr. JOAN JUDE R. LOPEZ. Magandang hapon po, Sir Jojo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ma'am Linda, Ka Francis, magandang hapon po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating PSA Serbisyo Radyo at sa FB Live ng PSA. Sa mga nanonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo. Jojo, ang ating Municipal Civil Registrar General ng Lingayen, Pangasinan. Maraming salamat at tagpaunla ka sa paanyaya ng ating episode ngayon. Para maibahagi mo naman kung ano ang mga sikreto mo, bakit naging matagumpay ang pangangasiwa mo sa bahagi ng Lingayen, Pangasinan.
in so far as civil registrar are concerned. Maraming salamat ulit, Sir Francis. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong batiin ang aking mayor, si Mayor Awil, dahil ngayon po ang kanyang kaarawan. Uy, happy birthday, Mayor! Opo. Happy birthday po, Mayor! More birthdays to come. Okay. Siya po ang president ng Mayor's League ng Pangasinan and then national spokesperson po ng ating League of the Municipalities of the Philippines po. Happy birthday po, Mayor Paul Batawil. Oo, at yan napakatanyag ng pangalan na yan, napakatanyag ng personalidad na yan sapagkat kilalang kilala sa hanay ng Philippine National Police. Opo. Talaga naman, Paul Batawil. Ay, opo. Okay. At, tama po kayo, Francis. Okay, Linda, sa atin namang frontline, sino ang ating makakaagapay? Sa panig naman po, Sir Francis, ng ating frontline service, makakasama po natin ang Registration Officer 3 ng Civil Registration Service. Wala iba po kundi si Ms. Luzviminda CRUZ. Magandang hapon po, Ma'am Luz. Magandang hapon po, Sir Francis, at yung mga taga-busabaybay ng PSA SERBISYO. Magandang hapon po. Good afternoon, Luz. At kamusta ka na? Okay lang naman po, Sir Francis. Nasa office po ako. Talagang sipag naman ito si Luz. Handang-handa ka na ba mamaya, Luz, para sa ating frontline, ha? Handa na po, Sir Francis. Okay. Laging handa yan, Sir Francis. Okay, bago ang lahat, puntahan muna natin ang ating home studio at bigyan daan natin ang ating PSA SERBISYO balita. Iahatid naman ni Miss Kate Pelutin. Kate, magandang hapon. Okay magandang na ba si hapon, Tito Francis. Magandang okay na ba? Hapon. Okay na ba si Bebe? Merry Christmas, Ma'am Linda. And Tito Francis. Ba talaga naman namamas ko na siya. Okay, go Linda. Kate. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbigay ng clearance ang Philippine Statistics Authority para sa pagsasagawa ng 2022 Corporate Financial Trend Survey o CFTS ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang CFTS ay isang statistical initiative na dinisign upang mapabuti ang pagsubaybay ng BSP sa mga trends sa pagpupondo at pagbibigay ng mas mahusay na pag-unawa sa kalagayan ng non-financial corporate o NFC sa mga tuntunin ng antas ng kumpanya kabilang na ang borrowing activity, profitability, liquidity, and solvency at pinagmumulan at paggamit ng mga pondo. Ang impormasyong nabuo mula sa survey ay gagamitin sa pagtatatag ng isang corporate database na tutulong sa pagbuo ng mas mahusay na mga patakaran upang mapanatili ang isang matatag na sistema ng panlalapi na nakatutulong sa malakas at napapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ang survey ay naglalayong mangalat ng datos mula sa iba't ibang non-financial corporation sa bansa. Ang 2022 CFTS ay mangongolekta ng data mula sa 333 korporasyon mula sa 2019 Business World List ng Top 1,000 Corporations. Ipapamahagi at kokolektahin ang mga questionnaire mula October 2022 hanggang March 2023. Ang mga resulta ng survey ay inaasahang ilalabas sa July 2023. Ang survey na ito ay binigyan ng clearance sa ilalim ng Statistical Survey Review and Clearance System o SSRCS, isang mekanismong ipinatutupad ng PSA sa bisa ng Rule 28 of Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 10625. Alinsunod dito, hinihikayat ng PSA ang mga negosyante o ang mga negosyo mula sa nangungunang 1,000 korporasyon kasama sa 2019 edition ng Business World List na suportahan ang 2022 Corporate Financial Trend Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa SSRCS, mangyaring makipag-ugnayan sa Statistical Standard Division ng Standard Service na may mga numerong 0283761928 at 0283761928.
1931 at email addresses na ssdss.staff@gmail.com at ssd.staff@psa.gov.ph. Muli ako po si Kay De La Cruz Pilotin para sa PSA Serbisyo Balita. Okay, maraming salamat sa iyo, Kay. At ihanda mo na, makakaagapay mo maya dyan si Luz sa ating frontline service, Kay. Okay, sige na. Puntahan na kagad natin at makikipagkwentuhan na tayo sa ating Municipal Civil Registrar na si Jojo ng Lingayen, Pangasinan. Again, magandang hapon sa iyo, MCR Jo. Magandang hapon din po, Kap Francis. Okay. Now, bilang Civil Registrar ng Lingayen, ano-ano ang mga pangunahing mga gampanin mo sa iyong tanggapan? Alam mo po, Kap Francis, ang trabaho po ng isang MCR, ngayon, nakikinig po ang Pangkra family ng buong Pangasinan Civil Registrars Association. Wow. Ang trabaho po namin is from womb to tomb. Uy. Mula kapanganakan hanggang kamatayan. Kami po ang nagtatala lahat po ng mga vital statistics na nangyari sa buhay ng isang tao. Pati yung pagpapakasal nila, pati paghihiwalay, Ka Francis. Kami rin po ang nagre-record sa aming opisina. Aba, nabanggit mo yung paghihiwalay. Dito bang nakalipas na Second National Convention on Civil Registration and Vital Statistics? Nakadalo ka ba dyan, Jo? Isa po tayong delegates, Ka Francis, dahil isa po akong nag-present doon sa most innovative LCR. On the second day, ako po yung isa doon sa mga nag-present po. Aha. Ano ang pananaw mo? Ano ang pangkalahatang obserbasyon mo sa nakalipas na konbensyon? Yung nakalipas po na second NCCRBS po, well-organized po. Ang ganda po ng programang ginawa. On the first day, sila Undersecretary Dennis Mapa, and then sina Engineer Marisa Grande. Ang ganda po ng mga kinuha nilang speakers. Actually, si Senator Grace po nga po ang naging paunahing pandangal po namin noon. Even si dating Assistant Secretary Attorney Leo Malagar, nandun din po noon na nagbigay. Even si Attorney Ambatali, nagbigay din po siya ng kanyang mga kuro-kuro about sa vital statistics civil registration. Okay. Nako. Siya nga pala, Joe, congratulations bilang third place ng most innovative LCRO nung nakalipas na Second National Convention. Ano-ano itong mga paghahandang ginawa mo para sa iyong presentasyon? Alam mo po, Kang Francis, ang buong kaming LCR family sa LGU Lingayen, even ang mga ibang department heads, even si Mayor Paul po, ay nagkaisa, nagsama-sama upang sa ganun, may handa po namin ang presentation po ng aking digitization, which means yung vital statistics works, naging madali po. Oo. Kasi ang after po nung it's all about speed. It's all about accuracy and it's all about cost efficient, Ka Francis. Oba, talaga. Yung innovations na ginawa po namin sa LGU Lingayen LCR office. Ayan. Civil registration made easy, ha? Pinadali ninyo sa pamagitan ng digitalization. Opo. Yan. Aba, sa buong Pangasinan ba, kayo pa lang ang nag-pioneer dito sa aspetong ito, Jo? Dati po, noong 2015, ginagamit na po namin to. Pero nung mga sumusunod na taon, ini-enhance po namin, lalo po namin piniperfecto. Kaya po, nagkaroon po kami ngayon ng advocacy na handa po namin i-share sa mga ibang cities, municipalities na wala pong bayad. It's free, Ka Francis. Uh-huh. Imagine kung buong 1,634 cities, municipalities ng buong Pilipinas ang gagamit itong innovation na to, ang laking savings po ng gobyerno. Dahil, talagang masasabi natin, you are sharing these best practices
throughout Pangasinan. Opo, opo. Hindi lang po sa Pangasinan, buong Pilipinas po. From Luzon, Visayas, Mindanao po. Sa katunayan nga po, Ka Francis, itong darating na Monday, itong October 24, uh-huh, magkakaroon po kami ng workshop in coordination with the PSA Region 1 kay Regional Director Attorney Sheila De Guzman. Uh-huh. Magkakaroon po ng workshop lahat po ng gustong kumopya at yung mga kumopya na ng system para ganun, lalo nilang maintindihan kung paano gagamitin po yung digitization po na shinare po namin. Now, Joe, ako'y hanga dyan sa ipinayonier mong yan, ano? Pero hindi ba naging malaking hadlang ang serbisyong ito sa kabila ng napakaraming hamon ng pandemya? Paano mo na itawid ito? Ang nung pandemya, lalo pong nagkaroon ng inspirasyon po ang aming opisina dahil yung pansinin po natin, pag nagtatransact po ang isang client sa office, umaabot po ng mahigit almost 1 hour or minsan mahigit isang oras. Yung digitization na ginawa po namin ka Francis, yung paggawa lang po ng petition na umaabot ng more than 1 hour, minsan 3 hours, nagagawa po namin in less than 5 minutes, ka Francis. Lahat po ng kailangan ng dokumentong kailangan i-prepare, piniprepare na po ng system. Aba, talaga naman ha. Pero siyempre, alam naman natin na mayroong mga limitation, ano? At mayroong mga malalaking challenges tayong kinaharap. Hanggang sa ngayon, alam natin yan na we cannot do away with it unless otherwise we will try to come up with new creative mechanism para talagang maipursige mo ng gusto itong digitalization sa buong Pangasinan. Opo, Ka Francis. Yung nga po yung ginagawa po namin, hanggat maaari po sana contactless, hanggat maaari po sana paperless, hanggat maaari po sana costless. Oo. So yun po yun. And then, di ba sa IATF protocol, less than 15 minutes ang dapat na exposure mo sa isang tao. Kaya doon sa window transactions po namin, doon sa opisina, hindi na po kami umabot ng 15 minutes sa kada transaction po namin sa isang client po. Pero Joe, we cannot discount, hindi lahat well adept sa paggamit ng computer in transacting businesses with your office. Paano natin sila maalalayan at matutulungan? Yung naman pong mga clients po natin hindi po marunong gumamit ng computer. May mga staff po ang Lingayen LCR office na umaalalay po sa kanila. Okay. Kung yung mga may dalawang klase po ng client, may mga modern na client na nakagagamit na ng mga computer, cellphone, iPad. May mga clients din po tayo, lalo na po yung mga senior citizen natin. Yun, right. Oh, yun po yun. So ang ginagawa po namin doon, mismo yung mga staff po natin, sila na po ang tumutulong, nag-a-assist po sa mga clients po natin. Aba, talaga naman ha. Talaga naman. Pero in the course of your duty and responsibilities bilang LCR sa Lingayen, Pangasinan, what are the most common problem you encounter sa ating mga client? Dahil sinabi mo kanina, from wound to tomb at maging mga kasal, maging paghihiwalay at maging mga diborsyo and so forth and so on, aba eh, you were able to carry it out. Ano ang pinakamagandang nagawa mo dito? Ang usual problem po namin na na-encounter sa opisina, kasi pre-provide na po lahat ng PSA, yung mga memos, Republic Acts na kailangan po namin sundin. Ang mga client po natin, mainitin. Gusto nila mabilis na serbisyo. Oo. Ayaw nilang mag-antay ng matagal, ayaw nilang pabalik-balik, ayaw nilang nagkakamali ang opisina. So with this digitization na ginawa po namin sa opisina, naiwasan po namin ang pagkakamali. Minimize errors, yung speed na sinasabi nila, yung mabilisan, agaran na serbisyo publiko, nagampanan din po nung system na ginawa po namin. Ayun. Talaga naman ha. Pero naalala mo ba yung sinabi
ng isa nating distinguished guest noong oras ng talakayan, ni Justice Maria Teresa Arcega. Bawal daw ang nakasimangot. Always service with a smile. Opo, opo, Ka Francis. Sa Lingayen LCR office, ang motto po namin doon, LCR means we serve with love, care, and respect. Ayun. Yung po yung ibig sabihin ng LCR. Pero hindi ba kayo nakakaproblema dyan sa internet connection? Yun po yung sinigurado po ni Mayor Paul Batawil saka ng aming administrator, si General Sailin, na ang wifi connections po namin sa Municipality of Lingayen ay yung mabilis po. Mm-hmm. Dahil sa kanilang expertise sa ICT. Yun po yung ginawa po nila. Opo. Okay. Joe, meron pa ba tayong, meron pa bang maaabangan na mga bagong proyekto ang ating mga taga-subaybay sa mga susunod na buwan o sa susunod na taon mula sa LCRO ng Lingayen? Alam mo po, Ka Francis, ang ganda pa nga po nang nangyari dahil doon po sa second NCRBS nangyari. Ang laking pasalamat ko doon sa mga MCR na gustong kumopya, na pumila, na kopyahin yung system. Kaya sabi kong ganun, I need to enhance this more. So abangan po nila, Ka Francis, may naisip na po kami na mas maganda, mas mabilis, mas magandang with the inspiration ni dating Assistant Secretary Attorney Leo na more on online link ang gagawin po natin. More on paperless ang gagawin po natin. More on contactless hanggat maaari ang gagawin po natin sa serbisyo po natin sa local civil registry office. At sana mas madaling maintindihan at makopya. Yun nga po, sinigurado ko po, Ka Francis, na yung system na de-develop ko. Kasi as akong programmer, dati po ako naging public servant kasi matagal din po akong naging programmer sa Makati. Oy. And then naging municipal councilor din po tayo sa ating bayan. Aba, and then nung naging local civil registrar na po tayo, sinigurado ko po na yung computerization po ng aming opisina ay matutupad po yun. Kaya nagpapasalamat po ako ngayon na natupad po yun. And then user-friendly po yung ginawa ko po, Ka Francis, yung dinevelop po natin. I made this system through using Microsoft Excel. Kahit sino, Ka Francis, madali nilang maintindihan dahil lahat po ay gumagamit po ng Microsoft Excel. At sinigurado po namin na it is sustainability, adaptability, at easy to use. Pero open na ba tayo sa mga face-to-face transaction? Nagkakaroon na po ng inis kasi kailangan po ng face-to-face transaction, Ka Francis, lalo na yung mga nag-a-apply ng kasal. Wala pong online marriage solemnization. Kailangan po nilang pumunta sa office dahil sinisigurado po namin na personal po silang mag-appear. Aside from doon sa online na pre-registration, nag-inquire po sila through sa MIO page po namin. After that, pumupunta po sila. Kailangan po nilang pumunta ng personal po sa office po natin. With the Data Privacy Act din po, Ka Francis, right, kailangan din po yun. Saan matatagpuan ang ating opisina dyan? Matatagpuan po ang opisina ng Local Civil Registry Office ng Lingayen doon po sa ground floor ng Municipal Hall Building sa mismong bayan po. Ng Lingayen? Opo, opo. Very, very accessible naman, ano? Very accessible. And then, ang Lingayen po, Ka Francis, may population po siyang 107,728. This is the census ng PSA noong year 2020. Mm-hmm. And there are 32 barangays and classified as first class municipality ang Lingayen. At the same time, the capital town of the great province of Pangasinan po. Aba, talaga naman. Kilalang Lingayen. Okay, pero nabanggit mo kanina, Jojo, na yung ating mga clients, gusto yung talagang mabilis. Hindi na sila magpapabalik-balik dahil alam mo naman, siyempre, hindi naman lahat well off na may kakayahan na magpabalik-balik, punta rito, punta doon.
tinuturo dito, tinuturo doon. Sana ma-weed out na natin yung mga ganyang sistema sa ating mga gampanin na Jojo. Opo, opo, Ka-Francis, yun po ang sinisigurado po namin na ang mga client po, pagkatapos nilang mag-transact sa aming opisina, ay uuwi silang nakangiti. At hindi luhaan. And hindi luhaan. Ganun po, Ka-Francis. Okay, I don't want to take too much of your busy time, Jojo. It's been a pleasure having you in our program. At natutuwa kami na marami ang kokopya diyan sa inisiyatiba mong ginawa na yan, civil registration made easy through digitalization. More power to you. Baka may mensahe ka pa, Joe, before totally winding. So, kukunin ko na itong pagkakataon na ito, Ka-Francis. Go ahead. Maraming salamat sa PSA Serbisyo sa Radyo. Binabati ko kayo sa inyong 21st anniversary. Thank you. Ganon din po sa bumubuo ng PSA sa pamumuno ni Undersecretary Dennis Mapa, sa aming regional director, si Attorney Sheila D. Guzman, sa aming provincial statistics officer, si Engineer Norberte, ang aming Pangkar family, ang LCR family, ang aking mayor, siyempre, Mayor Paul Batawil, ang aming administrator, si General Sailin, at lahat po ng LGU Lingayen, at lahat po ng mga kumopia at gusto pang kumopia ng aming system. Ang LGU Lingayen po ay willing po na i-share dahil naniniwala kami na sharing is caring. Maraming salamat po sa privilege binigay niyo to, Ka-Francis. Isang malaking privilege itong maging panauhing pandangal niyo po dito sa number one radio sa ating Pilipinas. Thank you very much for your time. More power to you. At inaasahan ko more success in your leadership diyan sa Lingayen, Pangasinan Civil Registrar's Office. Mga kaibigan, ang ating nakaagapay, JOAN JUDE R. LOPEZ, Municipal Civil Registrar General ng Lingayen, Pangasinan. Thank you very much, Jojo, and God bless. Maraming salamat po, Ka-Francis. God bless po. God bless po sa ating lahat. Okay. So, Linda. Maraming salamat po, Sir Jojo, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Okay, shout out ka. Go ahead. Shout out po sa lahat ng taga-LGU Lingayen. Shout out din kay Attorney Sheila D. Guzman. Mm-hmm. Shout out kay Jordan Arnaiz de la Torre, kay Ryan Tanganya, kay Marie Villanera, kay Malu Perez, Ma'am Jessamine Alcasaren, Giancarlo Katibayan, Leonie Custodio, Franz Florici, at kay Lani Lagadan. Shout out po sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. At syempre, Linda, hindi mo na naalala, i-shout out si dating administrator, Doktora Lisa Grace Versales. Shout out po, Ma'am Lisa. Shout out, Ma'am Lisa Grace Versales. Lagi po siyang nandyan para sa atin. Shout out din kay Ma'am Bobby at kay Sir Boots Africa. Shout out po sa inyo. Oo, syempre. Yung mga halige ng Philippine Statistics Authority. Okay. At bago ang lahat, bigyan daan muna natin ng ilang paalala mula sa ating himpilan. So Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mahahalagang issue, maiinit na balita, at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Thank you very much sa ating mga technical engineers, Roger Cruz at Marvin Toledana. At punta na kagad natin ang ating home studio with Gray Kate de la Cruz Pilutin para sa ating frontline service. Kate!
Maraming salamat muli, Tito Francis. Magandang hapon, Ma'am Luz. Ang ating first question ay galing po kay RJ Pahantoy. Paano po ang proseso ng paglipat sa apelido ko sa apelido ng tatay ko sa birth certificate ko po? Kasal na po sila ngayon, pero nung ipinanganak po ako, di pa po kasal yung parents daw po niya. Kaya paano po gagawin para maging apelido ko na po yung sa papa ko po? Late registration po ba ang tawag doon? Ay, hindi po. Kapag ang isang bata, during the time na pinanganak siya, hindi pa kasal yung mga magulang, at ngayon po ay may kasal na, ang pwede niya pong i-apply ay through legitimation. Pupunta po siya doon sa local civil registry office kung saan siya pinanganak, at mag-apply po siya ng for legitimation. So dadalhin niya po yung copy ng PSA, then marriage certificate ng parents niya, senomar, yun po ang mga requirements para po sa pagproseso ng legitimation. Yun po. Okay, ang ating next question mula kay Mary Grace Tadio sa Duavan. Magpapagawa po ako ng PSA ng asawa ko. I assume birth certificate po ito, no? Pwede po ba ako na lang po ang kukuha? Hindi pa po kami kasal. Ma'am Luz? For clarification po, ano po sabi niya? Magpapakuha? O magpapagawa po ng PSA. Magpapagawa. Ibig sabihin, ano siya? Wala siyang copy. Magre-request po ng document ng asawa magre-request niya. Magre-request siya nung PSA kung birth certificate nung asawa niya. Opo. Pwede naman po, basta po ano, tawag doon, pupunta siya sa kung saang outlet na meron tayo, kung saan man sa lugar nila, kung merong outlet ng PSA, provided po na meron siyang valid ID. Pero sa ngayon po, ang ina-advise natin ay through appointment. Pwede naman po siya. Oh, hindi pa raw po sila kasal. Ay, kung hindi pa, ay ano ba nare-request niya? Birth o marriage? Kung marriage, wala pong talaga sinabing document. Ang sinabi lang po, PSA. Oh, yun nga kung, po. Kung marriage, ay wala po talaga silang makukuha kasi hindi naman po sila kasal. Baka po birth certificate nung asawa niya. Kung hindi pa sila kasal, dapat meron siyang authorization letter dala-dala galing doon sa partner niya. Yun po ang dadalhin niya. Tsaka yung valid ID rin niya. Yun po ang ipipresent. At sa online appointment po tayo. Yan po ang nare-require natin ngayon. Okay po, mula po kay John Ford Marcelo Gascon. Bakit ang tagal daw po ng releasing ng kanyang PSA birth certificate? Clerical error. Ano, pwede naman po siya kung matagal. Depende po kasi yan doon sa document na sinubmit. Ask niya po dito muna sa legal kung affirm na ba yung petition ng kanyang birth certificate, kung ano man po yung pinapakorek niya. Pwede po silang mag-email sa legal or tumawag para ma-check kung okay na, or pwede naman po siya pumunta doon sa local civil registry office kung saan final yung kanyang petition. Kasi po pag nagranta yung petition dito sa PSA legal, kung na-approve na po, ibabalik po yan doon sa local civil registry office para gawa ng finality. Yun po ang gawin niya. Puntahan niya na lang po yung local civil registry office kung okay na. Then pwede na po siyang manghingi ng copy at i-file dito sa atin sa central office. Yun po. Okay po. Next question mula po kay Lourdes Malvas Lolor. Good PM po sa inyong lahat. Ask lang po, magkano po kaya ang bayad para itama po isang letter lang po ng maiden name from Quezon? Oh. Ay, pag ganyan po. Pero yung nasa birth certificate daw po ng tatlo niyang anak is Quezon, which is naging letter Q. Unang-una po, ma'am, dapat unahin niya muna yung sa birth certificate ng niya as mother. Yun po muna ang unahin niyang ipakorek. Then, ang isusunod niya po, yung sa mga
birth certificate ng anak niya. Nagtatanong siya kung magkano ang bayad diyan. Typographical error lang po yan eh. 1,000 lang po ang bayad diyan. Oo, ma'am, kasi yung siya yung may mali, no? Pero oo, parang dapat, ang pagkakaintindi ko, tama yung nasa birth certificate ng mga anak niya? Yung kumbaga, yung nasa birth certificate ng mga anak niya, tama. Oo. Yung sa birth certificate niya ang mali. So yun nga po, pwede siyang mag-file ng petition for correction ng middle name niya. Clerical error po yun, typographical error, at ang bayad po dyan ay 1,000 pesos. Okay po, next question mula po kay Noims PL. I would like to know if it is possible to request a new copy of my birth certificate. Yung na-issued nyo po nung last na birth certificate ko ay missing po ang parents' name. So sa case po niyaan, kapag missing po ang entry, walang entry po doon sa legal portion ng ating document, ang gagawin po no, ni Noims, pupunta po siya doon sa local civil registry office kung saan nakarehistro yung kanyang birth certificate at apply for supplemental report. Supplemental report po ang tawag doon. Kumbaga, isusupplement yung missing entry doon sa parents name niya, ay subject for evaluation po yan ng local civil registrar. Pagdating po dito sa atin, i-evaluate din po yan. So apply po siya ng supplemental report. Okay po, dito po kay Yuren Surima Alfonso, paano raw po magpo-correct ng middle name? Surima daw po nakalagay sa kanyang PSA, gusto raw po niyang pabago at gawing Surima. Yung isang letter lang daw po, from U to O. O, ganun din po yung kaninang nabanggit ko. Pag mga ganyan po, mga typographical error, file for petition through RA 9048 doon sa local civil registry office kung saan nakarehistro. So magpe-present po siya doon ng mga supporting documents na yung Surima to Surima. Yun po. Okay, mula lang po kay S-Board Nana. Good afternoon po. Bakit daw po may 75 pesos na sinisingil sa PSA Muntinlupa na para daw po sa munisipyo, bukod pa doon yung bayad sa PSA na birth certificate na 155? Opo. Sa ganyang case po, ano ma'am Kit, ang ganyan po talaga naman po meron tayong tinatawag dyan add-on fees. Kasi po, yan po ay bayad po doon sa utilities. Doon kasi hosted po tayo ng LGU, Muntinlupa. So pambayad po yun ng tubig, kuryente, telepono. Yun po, kaya meron tayong tinatawag na add-on fees. Yun po. Okay po, mula po kay Ads Arabejo, nag-request na po sa kanya siya ng bagong birth certificate pero hindi daw po lumalabas yung mga changes mula sa local registry. Ano daw po kayang pwedeng gawin? Para pong hindi ano, kasi po pag tayo ay kailangang mag-request ng changes sa ating dokumento, dapat po dun muna sa local civil registry office. Dun po muna siya magpa-file. Parang hindi ko pong ano to, saan po ba siya nag-request ng changes ng kanyang document. Paki-clarify na lang po. Kasi usually po kapag may mga ganyang changes or correction na gusto nating pabago, sa local civil registry office po muna kung saan siya pinanganak. Yun po. I-clarify lang niya po muna. Sagutin na lang po natin uli pag nag-request siya. Okay po, next question mula po kay Marnie Salcedo. May bayad daw po ba kung magpapapalit ng gender sa kanyang PSA? Male daw po kasi nakalagay, female daw po siya. Ano daw pong ganyan gagawin? May bayad daw po ba at magkano ito? Yes po. Pag nagkaroon po ng ano ng correction, kung magpapakorek po tayo sa ating gender or sex, male or female, male for male, yan po ay through RA 10172.
May bayad po yan ng 3,000. So magpa-file po siya doon sa local civil registry office kung saan siya nakarehistro. So ang number one requirement po dyan ay yung medical certificate na galing sa government hospital. Proof na talaga siya ay male, kung male man siya, yung nasa document niya ay female, dapat meron siyang proof na talaga siya ay male. Ipipresent niya po yan doon sa local civil registry office. Yun po, 3,000 po ang bayad dyan. Okay po, next question. Mala po kay Darlene Canyo. Ano pong requirement para makakuha ng birth certificate ng mama ko? Hindi po niya kasi kaya. Ang requirements lang naman po dyan, ma'am, ay yung valid ID ng anak. Kasi yung anak po, di ba, ang magre-request? Kasi mama naman niya yan. So, yun po, valid ID lang, tapos yung information ng mother niya. Details ng information na fill up niya po doon sa application form. And through online po, ang nire-remind po lang natin na through online na po ang pagpa-file ng request ng anumang pong civil registry documents. Pupunta po sila doon sa appointment system. Okay po, thank you Ma'am Luz. Mala naman po kay Sally Flores Tomas. Late registration po yung kanyang birth certificate sa kanilang munisipyo. Tapos, in-endorse daw po sila o siya sa PSA para magkaroon daw po siya ng copy ng kanyang PSA birth certificate. Mga ilang weeks daw po ba ang proseso kasi rush daw po sana yung pagkuha dahil kailangan na raw po sa kanyang pagkuha ng passport. So from Kamiling Tarlac daw po siya pero sa Bayambang Pangasinan daw po ang kanyang birthplace. Okay po. Ngayon, ang gusto niyang mangyari rush yung kanyang pina-late registered na document. So, meaning, kaka-apply lang po niya nung late registration, ng document niya. Kung gusto niya pong mapadali, ang gagawin niyo pa, meron po siyang two option po. Diba, doon sa Bayambang Pangasinan, request po siya doon sa local civil registrar na for or piecemeal or advance copy. Ipapadala po yun through courier. Yun po yung first option niya. Ang second option niya po niya ay pwede naman po yung through electronic endorsement. Since taga Tarlac siya, meron po tayong outlet dyan sa Tarlac. Pwede pong i-request niya doon sa local civil registrar na dalhin doon sa Tarlac through electronic endorsement. Kasi po pag yan na-scan po doon sa outlet, marireceive po yan dito sa central office pag na-approve na po. After 3 days, pag hindi pa po ITP 1, magiging available na sa outlet. Pag ITP 2 na po yung bagong system natin, once na-approve, loaded na po yan kaagad sa database. So meron po siyang 2 options to select kung alin din man po doon para ma-rush yung kanyang request ng birth certificate. Yun po. Okay po. Mula po kay Maricilia, paano na po magpaayos ng birth certificate? May second page daw po kasi yung kanyang birth certificate. Gusto ko po sana na surname ng father ko po. Ayun po yung nasa second page, affidavit. Pero ang sabi po sa post office, ipaayos ko raw po muna kasi kukuha po ako ng passport. Ang sinusunod raw po ng DFA ay yung first page which is surname daw po ng mama niya, ang gamit niya. Yung ganyang case po ay mukhang i-explain ko po. Kasi yung first page niya, yung surname niya, yung sa mother last name. So meaning, parang hindi kasal. Kasi po pag ganyang ang dinadala ng bata ay surname ng mother, meaning parang illegitimate po siya. O kaya naman po, kung gusto niyang mapa-apilyedo na sa tatay niya, kung kasal na po pwedeng legitimation process. Ngayon po, kung yung sinasabi niya po doon sa likod na affidavit, yung admission of paternity, meron po doon sa likod na kapirma yung tatay, meron po tayo doon, kung saan siya pasok. Unang tanong ko po, kailan siya pinanganak? Kasi kapag ang pinanganak magmula po August ay March
19 onwards, pwede po yung RA9255, tapos apply po siya ng AUSF, pwede pong gamitin ang apelyido ng tatay. March 19 onwards po ha, March 19, 2004 pinanganak onwards RA9255. Yun po ang pwede niyang i-apply. Ngayon po, kapag hindi naman, magmula naman po sa March 18 hanggang August 3, 1988, yung effectivity ng family code, acknowledged by father, pwede pong i-acknowledge lang ng father, pero ang apelyidong gagamitin, yung sa nanay. Ngayon po, kung talagang gusto niyang apelyido sa tatay, through court na po yun. Yun po. Dapat in-specify niya kung anong year po siya pinanganak. Yun po. Okay, ma'am, mula po kay Christy Espanyol, may available PSA form na po ba for birth registration ng foundlings? A social worker is helping me to register my birth through foundling, but they were saying wala pang available PSA form for this. Sa ngayon po, ma'am Kit, ang ano natin, wala na po talaga tayong yung certificate of foundling. Meron na po tayong bagong issue ngayon na form ng foundling. Ito po yung tinatawag na certificate of live birth. Meron na po tayong available nito. So, punta na lang po siya doon sa provincial office kung saan po yung jurisdiction ng social worker. Pwede po siyang magtanong. O kaya naman po, pwede siyang mag-email dito sa crs.qvu1@psa.gov.ph. Tanong niya kung may available na forms for Certificate of Live Birth. Hindi na po founding ngayon po. Bago na po, hindi na po yun. Okay, Ma'am Luz, last question mula po kay Mylene Rivera. Paano raw po yung partner daw po niya magpapapassport kaya lang hindi tinanggap yung birth certificate galing PSA kasi hindi daw po mabasa? Ano raw po pwedeng gawin? Kung meron po siyang hawak doon na birth certificate na galing PSA na malabo, request po siya ng for clear copy. Punta lang po siya kung saang outlet na malapit, request po siya ng for clear copy kasi ang gagawin natin dyan, pwede nating i-retrieve yung original copy para i-re-scan, i-replace natin yung malabo na loaded sa database. Pero pag nakita natin na talagang malabo na po, that is the time po na yung client or kami, pwede kaming mag-request doon sa concerned local civil registry office na mag-re-endorse ng clearer copy ng document niya. Yun po, ma'am. Okay, maraming salamat, Ma'am Luz. Back to you, Tito Francis. Okay, thank you very much, Kate. Ati, ahabol ko lang, Luz. Merong yes, nagtetext dito. Magbabayad po ba kahit ang PSA naman po ang nagkamali ng lagay ng gender? Mula kay Queenie Alonto. Sir Francis, i-clarify ko lang po. Wala naman po kaming ginagalaw sa PSA. Di ba po ang PSA ay repository lang po ng mga documents. So dapat pag merong mali talaga doon sa gender, pupunta po talaga siya doon sa local civil registry office para mag-file ng RA10172 to correct his or her gender. Yun po. Ayun. At kinakailangan may dala siyang mga requisitos, ano? Yes po, Sir Francis. Ang local naman po ay magbibigay ng mga requirements na kailangan nilang i-comply kung ano po yung mga requirements na yon. Alam na po yan ng mga local civil registrar. Okay. Maraming salamat sa iyo, Luz, sa iyong oras. At hanggang sa muli, God bless, more power Thank to you. Thank you rin po. Thank you. Okay, si LUZVIMINDA CRUZ, Registration Officer 3 ng Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority. Kate, baka meron kang shout-out? Shout-out po sa mga netizens at kay Michael. Michael Linus, may pang... Alam ko masaya ka rin. Thank you po kasi kay Ma'am Linda. Oo. Kay Bebe, hindi mo isa shout-out si Bebe? Natutulog po.
Si baby. Okay. Tito Francis, by Tuesday, 8 months na po si baby Ahava. Okay, thank you, thank you. At siya nga pala, binabati natin, congratulations kay Ting Villar na nag-graduate na sa kanyang kurso sa Philippine Development Academy of the Philippines. Congratulations, Ma'am Ting! Congratulations, Ting! Okay. At balikan natin. Si Linda, baka meron pang panghuli, Linda. Sir Francis, i-shout out ko lang po ang MCR ng Libungan, si MCR Egay Gallego Christian Val at si MCR Peña Blanca. Okay. Batiin ko na rin po, Sir Francis, ng happy birthday si Ma'am Netri Barter. Nag-birthday po siya kahapon. Uy, belated. Si Joanna Abad, nag-birthday din kahapon. At si Esther Grande, magbe-birthday po siya sa Lunes. Happy birthday po sa inyo. Okay. At maraming maraming salamat para doon sa ating mga late tuners. Pwede po ninyong balikan sa Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority. At baka may mga kahalintulad din po kayo mga katanungan na nasagot na. Okay, maraming maraming salamat sa ngalan ng ating PSA production staff. Miss Monet Nesperos, Mr. Robin Litan, Mike Agrabador, Nathaniel Gonzalez, K.M. Mangilog, Nikki Zacate, at mula sa PSA Central's Building, Miss Linda Mole. At sa ating home studio, sa ngalan ni Kate De La Cruz Peluti na Jam Season, at sa ating mga technical engineers, Roger Cruz at Marvin Toledana, ang inyo pong kagapay Francis Cansino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang hapon. Hanggang sa Sabado muli, same time, same station, God bless, maraming salamat po. We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Sure na wala kang mamimiss. Mark our website at www.